Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi po sa akin ang galing yung picture na yun. Huwag kang sinungaling, Dr. Santos. Paano patutunayan na wala siyang kasalanan? Narito na ang ating pakatutukan ngayong Martes sa Abot Kamay na Pangarap. Nagkakagulo nga ngayon itong press dahil sa lumalabas na mga larawan tungkol dito kay Emerald na may tumor nga ito sa utak at itong si Dr. Santos ang nag-opera nito. At dahil dito, sirang-sira na nga itong pangalan ni Emerald ngayon at pinagbibintangan naman na itong si Annalyn Santos ang naglabas ng mga larawan na iyon. At dahil dito, pinatawag naman dito nila Annalyn at Giselle itong press upang harapin itong mga interview na pinaparatang dito kina Annalyn na siya nga raw ang naglabas ng source kung saan ay siya rin ang nag-opera dito kay Emerald. At dahil dito, pinatunayan naman ngayon ni Kimmy Chica na ito ngang si Annalyn ang naglabas, subalit hindi nga siya. Dahil binabayaran nga dito ni Zoe itong reporters na ito upang sirain itong si Annalyn at idiin na siya nga ang nagpalabas sa nasabing mga larawan. At dito naman na ipinagtanggol ni Annalyn itong kanyang sarili na hindi nga daw siya ang source kung saan nagsilabasan ang mga larawan at video sa oras ng operasyon. At dito naman na to the rescue itong si Justine dahil ayaw niyang mapahamak itong si Annalyn dahil inosente nga ito at walang kasalanan sa mga binabalak nga nila tungkol sa paghihiganti dito kay Giselle. At dito na mapapatunayan kung sino nga ba ang naglabas ng mga larawan na ito at sumabotahe dito sa operasyon na ginanap dito ni Annalyn at Doc Ray Meneses. At magugulat naman ang mga ito sa sasabihin dito ni Justine na ang may kagagawan sa paninira ngayon dito kay Annalyn sa FX ay walang iba kundi itong si Zoe sa kagustuhan na makaganti ito dito kay Giselle at sa buong tanyag at lalong-lalo na ang mapabagsak ang FX Hospital. At hindi pa nga natapos itong kalbaryo tungkol dito kay Madam Chantal Dubois. At dahil dito, mas lalong umiinit at tumitindi ang tensyon dahil sa ngayon ay gustong mangyari ni Madam Chantal na babawiin itong FX Hospital nang galing dito kina Giselle at RJ dahil siya nga raw ang unang nagpundar sa ospital na ito. Subalit ay hindi naman hahayaan dito ni Giselle na mangyari ang mga bagay na iyon. Dahil katulad lamang daw ito ni Moira, itong si Madam Chantal, na mandurugas at mangluloko. Kaya naman, mas pinapakitaan ni Giselle ngayon ng tapang itong ina ni Moira dahil sa tulong na rin at payo ni Dr. RJ na huwag daw magpapadala sa mga sinasabi dito ni Madam Chantal. Dapat ipakita nila na magiging mas palaban sila dito sa dumating na ina ni Moira. At dito naman na nag-aalala ng husto itong si Lynette at siyang Susan dahil sa nangyayari dito kay Annalyn na siya nga ang tinuturong sources na lumabas itong mga larawan kung saan ay pinagbabawal ng ospital na kuna ng mga larawan itong ginanap na operasyon. Lalo pat private patient nga ito at dapat wala makakaalam. Ngayon nga ay kinakailangan na harapin ni Annalyn ang pagsubok na ito at maniniwala nga ba ang lahat na wala talagang kasalanan itong si Annalyn o baka may tutulong sa kanya upang may salba ang kanyang sarili. Yan po ang ating pakatutukan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap.